Nakakita ka na ba ng ganitong klaseng pupa? O di naman kaya ay may napansin ka bang mga butas sa mga woolen or knitted items mo sa loob ng isang closet? Or kung sakaling hindi pa man nakakita ng ganitong klaseng larva, sana i-consider mong panoorin ito para malaman nyo kung paano sila manira ng gamit at ituturo ko rin po sa inyo kung ano ang mga tips para puksain ang mga larvang ito. Pero bago ang lahat, Nympha Butal Ansa po pala and welcome to my channel. Okay guys, umpisa na tayo sa topic natin today at gusto ko lang umpisahan sa pag-share sa videong ito at sorry kung hindi masyadong maganda yung quality ng video. Next time, gagalingan ko na. Tiyos lang. Para sa akin guys, dahil may phobia ako, parang sobrang nakakatakot yung itsura niya kasi pag hindi siya ginagalaw at hindi rin siya gumagalaw, mukha lang po siyang gray na alikabok. Pero yung bawat dulo po niyan ay meron siyang butas at kahit alin dyan, lalabas yung ulo niya. Ayan, nauna yung lalabas yung isang ulo. Pag hindi lalabas yung isa na naman ang lalabas. Iba po pala talaga ang feeling ng isang matatakutin o may phobia sa mga ganitong klaseng insekto. Kasi parang kang nasusuka po na parang nanginginig habang tinitignan mo siya, na nag-isip ka kung anong pwede niyang gawin. So yung ginawa ko po, nag-check ako sa Google para malaman ko kung ano ang pangalan at kung ano ang gagawin ko. Ang kaso po, wala po akong nakitang kamukha niyang kanyang texture. Meron siyang kamukha, yung tinatawag na clothes moth. Kaso mas makapal po yung cocoon ng clothes moth kumpara nung nakita ko na nasa video. Mas manifest po yung cocoon niya. Bago ko po i-share sa inyo yung mga nabasa ko sa Google tungkol doon sa clothes moth, magdi-disclaim po muna ako, hindi po ako entomologist, ano lang po ako, may entomophobia po ako, kaya po ako nagre-research. Sa tuwing may nakikita po ako nakakatakot sa akin, insekto man yun o kung ano man, ayun, basta takot ako, magre-research po ako. So back na po tayo doon sa clothes moth na tinatawag nila. Kadiri po yung itsura niya sa zoom, mukha siyang ipis. Sa personal guys, maliit lang daw po yan. 1/4 inch lang yung haba niya. So maliit lang po talaga siya. Take note guys, pag nakapasok na daw yung gamo-gamo sa loob ng bahay, hahanap siya ng madilim na sulok or kung meron kang mga damit sa cabinet na matagal nang nakastock, lalo pag ang material is knitted, wool, yung lahat ng pang-winter, leather or silk or kung meron kang mga wool rug. Basta lahat ng keratin rich materials, yan yung mga paboritong itlogan ng gamo-gamo. Kasi in 4 to 21 days, magiging larva na yung egg niya. And then mag-uumpisa na yung kakain doon sa mga damit mo. Yung larva stage ang pinakadelikado kasi 60 days siyang larva at mangangain siya ng mga damit. And then habang kumakain siya doon sa mga damit mo, ay gumagawa din siya ng kanyang case. At ang maging kulay ng case niya ay same sa kung ano man ang kinakain niya. Kaya mahirapan kang makita ito at saka expandable din ito. Habang lumalaki siya, lumalaki din yung case niya. At after sa stage na yan ay magiging gamo-gamo na siya at ayun, mangingitlog naman siya uli. So magiging marami lalo yung larva na kakain ng mga damit mo. So kung may napansin ka ng lumilipad na gamo-gamo sa loob ng wardrobe mo or sa loob ng kwarto, yun na yun talagang pinaka-sign na meron ka ng mga dapat linisin na mga larva or egg ng moth sa loob ng kapaligiran mo. Ang unang-una mo talagang gawin is i-empty yung cabinet mo. Lahat ng mga damit mo, ilagay mo siya sa malalaking trash bag. And then dalhin siya sa labas o sa garage. And then lahat yon dapat malabhan or ma-dry cleaning. Step number 2, ang dapat mong gagawin is tanggalin lahat ng beddings, ng kortina, at lahat yon dapat din malabhan. At kung meron namang carpet or wool rug yung
kwarto mo, dapat din yun ay ilabas para dun mo siya i-vacuum sa labas. Step number 3, dapat mag-vacuum ka na from the top to the bottom ng lahat ng mga sulok ng iyong kwarto at saka sa lahat ng sulok ng iyong cabinet, dapat siya ay ma-vacuum. And then iurong mo yung mga furnitures para yung sa mga likod nun or sa ilalim nun is ma-vacuum mo din. At ang lahat ng singit ng iyong mga cabinets, beds, lahat ng mga furnitures mo, lahat ng singit-singit para silang bedbugs na mahilig tumira doon sa part na yun. Wala nang gamit at tapos na din mag-vacuum. So, ready na tayo sa step 4. Okay, step 4 na tayo. Next is yung pag-disinfect sa buong paligid ng iyong room kasama na ang furniture. So, kung wala ka nung disinfectant liquids, pwede kang gumamit ng any bleaching liquid like Zone Rox, kung ano man ang pwede mong magamit na meron sa bahay mo. And then, imimix mo lang siya sa water at yun na yung gamitin mong pang-disinfect. Step 5, maglagay ka ng moth repellent, yung mga lavender oil or cedar wood, or kung pwede mo kasing bilhin yun online, sa Amazon meron sila. Pero kung wala ka nun at namahalan ka, pwede ka nang bumili sa mga grocery stores ng mothballs kasi epektibo din po yun. At dahil tapos na tayo sa steps na 1 to 5, ngayon magpo-proceed na tayo sa prevention. So dahil malinis na yung buong paligid mo, dapat lahat ng mga gamit na ipapasok mo ay nalabhan na, or di naman kaya ay na-vacuum na, o di kaya ay nabilad mo na sa araw ng matagal. Dahil ang mga larbang ito ay namamatay siya sa init na 60 degrees centigrade. So, dapat sa init nyo talaga siya ibiblad or planchahin. Ang pangalawang prevention step is huwag ihalo yung mga maruming damit sa mga malilinis kasi mabango sa mga gamo-gamo yung pawis ng tao. Ang pangatlong prevention step is dapat malinis ng mabuti pag may natapong pagkain sa carpet or sa mga wall rug kasi yun yung lapitan din ng mga gamo-gamo. Ang pang-apat na prevention step is mag-vacuum sa buong paligid ng 2 times or 3 times a week. Ang panglima at panghuling prevention tip is dapat maglagay ka ng snake plant sa loob ng bahay at gumamit ng mga moth repellent like cedar wood, lavender oil, or yung mura, yung moth balls na mabibili nyo lang sa supermarket. Ayun, sa buong paligid nyo ng bahay, kusina, sa room, sa closet. Bago ko tapusin ang video na to guys, i-share ko lang yung nakita ko ang isang pirasong larva cocoon na yon. So dahil nakakita ko ng isa, ina-expect ko na baka may kasama pa siya. So nilinis ko na yung buong paligid at wala na akong nakitang iba pa. Pero ganun pa man, nag-disinfect pa rin ako at pininturahan ko lang yung may luma ng pintura para mas kung meron mang nakatago dun, mamatay siya. And then naglagay ako ng mga mothballs sa buong paligid ng aming bahay kasi medyo luma na yung inuupahan namin na room. So baka kaya ganun. So praning lang, yun lang. So thank you guys sa panonood. And always remember, prevention is better than cure. Kaya kung may natutunan po kayo sa video ko na to, sana i-like nyo at i-subscribe nyo rin. At kung may tanong kayo, you can comment down below in the comment section. And if you wanna know more about clothes moth, check mo sa description box kasi ilalagay ko doon yung link ng mga sources ko. So, God bless all and...